For today's vlog, papakita ko sa inyo itong Sapa, Vietnam. Ayan, para itong Baguio sa Pinas kasi malamig dito. And then kung makikita nyo yung mga structures dito, ancient styles, makaluma. Then ito naman yung Catholic Church nila dito sa pinaka-city ng Sapa. Ayan. Ito naman yung plazuela nila. Ayan, kung makikita nyo madaming taong nakapalibot. Mamaya papakita natin yung sa loob. Ayan, yung papunta naman dyan sa way na yan is yung pinakabayan din. As you can see, walang masyadong tourists dito kasi may kalayuan sa mga airports ng Vietnam. Like kami, we've came from Hanoi. And the travel time from Hanoi to Sapa, Vietnam is around 4 hours and a half through a private car yon and through expressway pa. So talaga namang may kalayuan. Pero you can ride the bus para mas makatipid kasi kapag mag-rent ka ng private car like us, medyo pricey. Pero kung ayaw nyo may kasama sa sasakyan, then you can ride a private car. Then if you will walk around here, kindly expect yung mga makulit na nagbibenta ng bracelets, handmade bags, pouches, wallets, shawls, and tablecloths, as well as keychains, kagaya nitong mga bata na to na nagbibenta ng keychains. Talaga namang kahit ayaw mong bumili, mapapabili ka kasi kung makikita mo, ayan, ang bata pa niya, may karga siya na baby pa, na kapatid niya siguro, and then nagbebenta sila ng mga keychains, ayan, nakatambay, or either naglalakad, and then nangungulit. Like yung madaming bata na nakita niyo kanina. Ayan, ito yung mga keychains na nabili ko from each one of them. Then nga pala, makikita nyo na mga tourists dito are usually Americans and Europeans, mga puti, or mga from Western countries. Sikat na tourist destination dito is Fansipan. Ayan, nakalagay sa Arco, which is around 3,143 meters above sea level, yung taas niya. So you need to ride a cable car to get there. And then, dito mismo sa city nila matatagpuan yung cable car. Ayan, kung nakita nyo kanina tong building na to, ito yung Sapa Station. Nasa pinakadulo nito or sa left side yung cable car station. And then, sa taas syempre. And if you will see one of my YouTube videos, meron na akong nagawang vlog noon while riding a cable car from the station hanggang dun sa Fansipan. So, first destination ng mga tourists doon kung saan lumalapag yung mga cable cars. Pero hindi ko pa napakita doon sa vlog yung outside ng station kung ano yung makikita doon, which is yung Fansipan. Siguro sabay ko nang ipapakita sa next part ng vlog ko regarding Sapa, Vietnam. So, pang second part na to kasi nauna yung cable car. And then, meron din kaming pinuntahan dito na village kung saan nakatira mostly yung mga native people ng Sapa, Vietnam para namang ifugaw yun sa Pilipinas. Dito pala kami kumain bago bumalik ng Hanoi. Ayan, ito yung mga ibang street foods ng Vietnam. Their tastes are quite similar sa mga pagkain sa Pinas compared sa mga foods sa Thailand. Kasi sa Thailand, madaming herbs and spices sa mga foods nila. Unlike dito sa Vietnam na hindi masyado. And then parang kalasa lang ng mga pagkain sa Pinas yung mga foods nila. So ito yung mga in-order namin. And fast forward lang natin kasi medyo mahaba itong part na to. Yan. Igi-grill pa nila yan, so we need to wait. Makikita nyo, ganito lang yung pwesto nila, pero may POS sila. Or point of sale system. May photos pa ng mga items nila sa POS. Ayan, ganyan lang talaga usual na mga kainan dito sa Vietnam. Hindi lang dito sa Sapa, Vietnam. Wherein pati na rin sa Hanoi, Ho Chi Minh, and then sa ibang places sa Vietnam. Ganito lang yung usual setup ng mga kainan. Tables and chairs lang na maliliit na nakalabas outside the restaurant or
talagang literal na sa streets lang or sa labas ng mga establishments sa bayan or labas ng mga stalls. Dito sa Sapa, Vietnam, walang masyadong ganun. Pero mostly sa Hanoi yan at saka sa Ho Chi Minh. Pero mas madami sa Hanoi. Especially sa Old Town. Lalo na sa gabi. Usually sa gabi sila nag-o-open and then naglalabas ng mga tables and chairs. Sa daanan lang or sa mga streets. And then meron din sa mga lakes or lakeside. And then, ito pala ang Sapa, Vietnam sa araw. Ayan, yung mga kaninang videos. Gabi na take yung mga yun. And then, ito ulit yung building ng Sapa Station kung saan ako nagpa-picture at kung nasan ang cable car station. Then, ito yung lobby ng Sapa Station. Ayan. Saka ako na ipapakita yung ibang areas dito. Kung hindi ako nagkakamali, dito sa video na to, papunta kami sa village kung saan nakatira yung mga native people of Sapa, Vietnam. Yan, pakita ko lang ulit yung view dito kapag daytime. Ayan. Marami rin mga establishments dito sa street na to. Hotels, restaurants, and mini groceries. Then, dito naman sa street na to, mostly hotels and restaurants lang mga nandito. Then, here's one of their restaurants here. And then, here's the way going to the hotels. Here's the view from one of their hotels. Same view na makikita sa restaurant ng hotel. Tanaw dito yung Sapa Station. Ito naman yung view dito sa street na to sa gabi. Ayan. Maraming colorful lanterns. Which I believe na handmade din. Maganda mag-picture taking dito. Ayan, kung makikita nyo, ang ganda kasi, especially sa gabi. Pero kahit hindi ka na mag-picture or mag-photoshoot dito, kasi ako wala akong pictures dito. Enough na nanakuhanan ko ng videos as remembrance sa place na to. Then, one hotel and restaurant here is surrounded with these beautiful flowers. Mas maganda sila in person kung makikita nyo. Kaya naman, hindi ko napigilang mag-take ng photos and videos. So, ayan, hanggang dito na lang itong short vlog na to. I really love to share more. Because there are a lot more to see here in Sapa, Vietnam. Kaso sobrang limited lang talaga yung time ko to edit vlogs like this. Kung mapapansin nyo, halos short vlogs lang yung nagagawa ko. Mostly nasa 1 to 2 minutes lang. So ngayon lang talaga ulit ako nagka-time gumawa ng medyo mahaba-haba. Dun sa mga umaabang and nakakapanood ng mga vlogs ko, especially dun sa may mga questions na nagko-comment sa mga vlogs ko sa YouTube, TikTok, and Facebook Reels. As promised, gagawin ko ng mga videos yung mga katanungan sa mga questions nyo. Hindi lang ngayon. So, pakiabangan na lang po. Then, dun sa may mga questions na hindi naman nagre-require ng long answers, PM lang kayo. Then, sasagutan ko kayo kapag may extra time. Kindly follow all my social media accounts and pages, especially BMRZ Travel and Tours Facebook page to see more travel photos and travel packages soon. Thank you so much for watching. Bye!